ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng Punto por Punto. Magandang araw mga kapuntos. Welcome na naman sa ating Punto por Punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Rhea Garrido at si Kapuntos Edgar Laugan ang nagdadala sa inyong magandang katanungan at inyong mga magandang comment. Magandang araw mga Kapuntos. Father, mayroong katanungan galing kay Kapuntos na John Ernie Wake at Kapuntos Lilibit Limari. May agimat po bang galing sa Diyos? Bakit po may mga orasyong nakakapagpagaling ng mga may sakit? Ano po ba, Father, ang iyong kasagutan? So maganda nga napili mo na katanungan, Brother Edgar, dapat natin ipaliwanag ito. Dahil ang dami pong mga Katoliko na mga lingkod sa simbahan, mga lay minister, mga charismatic, mga CFD, na humahawak pa hanggang ngayon ng mga agimat at mga orasyon. Ito po ba ay galing ng Diyos? At bakit po ba ito nakapagpagaling ng mga may sakit? Saan po ba ito galing? Unang-una, dapat natin malaman that there are three kinds of world. Ano po ba itong una, Kapuntos na Rhea? Ang una po ay itong tinatawag nating supernatural world. Ang pangalawa? Ang pangalawa po ay preternatural world. Ang pangatlo? Natural world. So, atin muna itong dapat unawain. Ang supernatural world refers to God, His angels, and His saints. They are supernatural beings. They have also supernatural power, supernatural gift, supernatural healing. Ang pangalawang mundo o uri ng mundo ay the preternatural world. Refers to the fallen angels, yung mga kampon ni Lucifer, kampon ng Diablo, kampon ng mga demonyo. At nananahan sila sa mga bundok, sa mga agubat, sa dagat, at sa buong sanlibutan. At they have also the power, preternatural power, preternatural gift, preternatural healing. At ang pangatlo is the preternatural realm. Tayong mga tao, the natural beings. At merong mga tao na powerful, na magkapagaling, Brother Lydia, na mga may sakit. At saan ba galing ang kapangyarihan ito? Either supernatural power, either from the supernatural power or from preternatural power. Ngayon mga kapuntos, saan po ba galing ang power sa agiman, ang power sa mga orasyon? Galing po yan sa preternatural world, sa mga fallen angels. Atin muna itong babasahin dahil mag-a-argue sila, Brother Edgar. Ginamit naman namin ang salita ng Diyos. Ginagamit naman namin ang pangalan ng Diyos. Yes. Pati ng larawan ni Kristo. Ano po ba ang payag ni Kristo patungkol dito? Atin mo nang babasahin ang kanyang sinasabi sa ating Panginoong Heso Kristo, Kapuntos na rin, patungkol dito. Ito po ang nakasulat dito sa Matthew chapter 7, verses 22 to 23. Sa araw ng paghuhukop, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, klaro-klaro kapuntos na Rhea at Brother Inga, ito po ay gumagamit sila sa pangalan ni Kristo. At bakit po ba ay hindi sila pinansin ng ating Panginoong Heso Kristo? Dahil yung kapangyarihan nila ay patungkol sa agimat, patungkol sa orasyon.
Meron tayong facility, Brother Ikea, hindi na natin pag ibigay ang pangalan, meron siyang orasyon dito, no? Cross at pangalan pa ng Diyos. At anong nangyari sa kanyang pamilya? Lima sa kanyang anak ay merong spiritual harassment, possess ang kanyang limang anak. At sabi ko, kapatid, itong orasyon mo, ilang espiritu ang kumpinyo nito? Sabi niya, lima po. At kaya pala, lima sa inyong anak ay hinaharas ng demonyo. At sabi ko sa kanya, mag-pray for deliverance tayo sa iyo. At pinupunas ko yung holy and exercised oil. Sumigaw siya, ang init! Ang init! Kita ninyo, nagre-react siya sa prayer for deliverance. Ang prayer ng simbahan. So patunay yun, yung agimat niya, hindi siya matablan ng bala. At tapit na yung orasyon niya na makapag-protect sa kanya at magbigay sa kanya ng kapangyarihan sa paggamot ay hindi galing sa Diyos. Bakit nagre-react siya sa prayer for deliverance and exorcism? Yan po ay patunay na merong mga tao na na-deceived sa mga preternatural beings. Yes. Mga fallen angels. At dinadala nila ang pangalan ni Kristo. Pero sa kahulihan, sa final judgment, hindi sila tatanggapin ng ating Panginoong Jesucristo. Mabuti itong napili mo ng katanungan, Brother Edgar, para ma-educate natin ang ating mga kasamahan. Dahil marami pa nating mga kasamahan, Brother Edgar, na hindi makapag-renounce dito. Hindi makapag-surrender dito. Bakit po? Meron silang kapangyarihan. At itong kapangyarihan ay hindi galing sa supernatural being, who is God, angels, and the saints. Ngayon mga kapuntos, atin muna mabasahin ang mga talata na nakasulat sa Biblia. Unahin natin muna ang sulat ni Propeta Isaiah. Ito po ang nakasulat dito sa Isaiah chapter 47, verse 12. Keep on, then, with your magic spells and with your many sorceries, which you have labored at since childhood, perhaps you will succeed, perhaps you will cause terror. So perhaps you will succeed, perhaps you will cause terror. Atin mo nang i-define, ano po ba ang kahulugan ng agimat? Related lang ito sa magic, mga spells, mga witchcraft, mga charm, mga amulets. Atin muna mabasahin ano po ba ang kahulugan ng agimat. Kapuntos na riyan. Agimat, also known as anting or anting-anting, is a Filipino word for amulet or charm. Anting-anting is also a Filipino system of magic and sorcery with special use of the above-mentioned talismans, amulets, and charms. Other general terms for agimat include birtud and dali. So, kita ninyo mga kaibigan, ang agimat pala, related lang dito ang mga amulets, mga charms, mga anting-anting, sorcery, magic spells, and talisman, no? And many others. So, ito ba mga gawain ito ay nagbigay ng kagalakan ng ating Panginoon? Atin mo lang mabasahin ang kanyang pahayag sa Deuteronomy chapter 18 verses 11 to 12. Ito ang nakasulat. Deuteronomy chapter 18 verses 11 to 12. Or cast spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. So klaro-klaro mga kaibigan, itong gawain ito is abomination, kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. So, hindi talaga ito galing sa kanya. Kung galing pa ito sa kanya, hindi magagalak ang ating Panginoon. Ano namang sabi ni Propeta Micah patungkol dito? Sabi niya, I will destroy your witchcraft and you will no longer cast spells. So, I will destroy. Bakit didi-destroy ni Prophet Micah ang mga gawain ito? Dahil it is abomination before the eyes of the Lord. At atin namang mabasahin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:11. Ito po ang nakasulat dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:11.
Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer the true God. Example, when one attributes an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary to attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external performance apart from the interior dispositions that they demand is to fall into superstition. So kita ninyo mga kapuntos, itong mga gawain ito ay tinatawag ng simbahan na superstition, mga pamahiin. At sabi dito, it can even affect the worship we offer to the true God. So maapektuhan pala ang ating pagsamba sa ating Panginoon. At hindi ito nirekomenda ng simbahan. Atin muna ang ipatuloy pagbasa ang CCC, paragraph 2117. Ito ang nakasulat, mga kapuntos. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if these were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. So, klaro-klaro may lingyan, no? Yes. Itong lahat ng mga practices na ito, magic, hagimad, sorcery, by which one attempts to tame occult powers. So, occult powers from preternatural being, so as to place them at one service and have a supernatural power over others. Even if this were for the sake of restoring their health, no? Are gravely contrary to the virtue of religion. Ito po ay official statement na ng simbahan. Dito aking personal opinion, personal statement, mga kapuntos. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone or when they have the recourse to the intervention of demons. And therefore, religious, no? Na magbigay sa atin ng hagimat at mga orasyon. Wearing charms, no? Is also reprehensible. Pinagbabawal talaga. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it. So, huwag na kayong magpupunta ng mga Bisaya, albularyo, mga faith healers. Yung mga witchcraft, mga mababarang, mga kulang, hindi yun galing sa Panginoon. Recourse, so-called traditional cures, does not justify either the invocation of evil powers or exploitation of another's credulity. So, klarong-klarong mga kapuntos, pinagbabawalan po tayo nagagamit ng mga anting-anting agimat at mga orasyon. Hindi yan galing sa Panginoon. Kung gumagaling ka sa pamamagitan niyan, hindi ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Yan po ang ating sagot sa magandang katanungan, Fati Maria, the tax FD with a humble heart.